Yes, nandito na naman po tayo sa Monday edition. Si Ogie Cruz po to para sa Showbiz Watcher. Yes, good morning! Yes, ito po si Ogie Cruz sa Radio Filipino New Orleans. Live na naman po tayo nadidinig dito para sa dalawang oras nating program dito sa ating Showbiz Watcher. At syempre, very excited ako ngayon dahil ang guest natin dito, icon sa Philippine music. Walang iba kundi ang si Mr. Boboy Garrovillo, ang Apo Hiking Society. Isa sa mga Apo Hiking, di ba? Mamaya po, makakausap natin siya. At syempre, alam ko, naka-tune in tayo ngayon sa Radio Filipino. Hindi lang sa US stream ng Radio Filipino New Orleans, pati sa Radio Filipino Japan. And naka-tune in din tayo, nadidinig din tayo sa lahat ng network ng Radio Filipino. Maraming salamat po at naka-broadcast tayo ngayon lahat ng network ng Radio Filipino para at least madidinig nyo ako ng buo at hindi nyo nagkakaroon ng problema, di ba, na isang stream lang ang ginagamit natin. So this time talagang very special day para sa atin to dahil isang icon sa Philippine music ang ating guest na walang iba kundi si Mr. Boboy Garrovillo. Maya-maya po ay tatawagan natin siya para sa one-on-one interview, syempre. Ay, salamat na lang po at siya ang guest natin sa ating Monday edition. Napaka gandang simula ito para sa linggong ito na maging guest natin ang Mr. Boboy Garrovillo. Kaya nga naman, tuwan-tuwa po ako at sana samahan niyo po ako at huwag niyo akong iiwanan para madinig po niyo ng live na makakausap natin ang isa sa mga Apo Hiking Society. At malaman natin kung paano ba nagsimula ang Apo Hiking Society, di ba? Siyempre, yun yung mga question na ibibigay natin kasi ang usually mga guest natin dito, minsan lang natin makakausap ulit eh. Kaya siyempre, yung history muna, nostalgia ng buhay nila. Kaya ayun, abangan po natin yan. At maya-maya po ay makakausap natin siya. Kaya huwag niyo akong iiwanan at dito lang kayo sa Showbiz Watcher. Okay. Aha, magpatugtog muna tayo ng kanta nila, ang Apo Hiking Society. Nandito kami, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa kami kasama mo. Kung sa pag-ibig may pinagpawayan, sa lahi ay huwag nang pag-usapan, tayo'y di nagbibilangan. Kung ang problema mo'y nagkatambakan, ang mga utang di na mabayaran, lahat ng bagay ay nadadaan sa usapan. Kahit sino pa man ang may kagagawan ng iyong pagkabigo, na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandito kami, ang barkada mong tunay aawit sa'yo. Sa lubot at ligaya, hirap at ginhawa kami kasama mo. Nandito kami, ang barkada mong tunay aawit.
hirap at ginawa kami. Kasama mo, kasama mo, kasama mo. Yes, ang Apo Hiking Society pa rin. Ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng di lumadamagan. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang. Baka sumakit ang tiyan. Ang araw'y napupusisi. Ako ang nasisisi. Bakit ba sila ganyan? Ang pera ko ay di magkasya. Hindi makapagsine. At ayaw namang dagdagan. Bubos na rin ang beer. Kaya kape na lang lahat. Sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap. Di konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics. Wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, 30 sentimos ikay makakatasan. Thank you.
pusong ito. Mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong binggi. Nalangin ko sa habang buhay, makapiling ka din, makasama ka sa ganap.
napansin na talaga wala lang na iiwan na pagmamahal. At kahit na anong gawin, di mo na mapilit na kalaya. Aminin sa sarili mo na wala ka na nagdadala ng ilaw at liwanag na umusin sa gawa. Medyo tinatabagan na ho namin si ano si Mr. Boboy Garrovillo. Abangan-abangan niyo lang po. Walang tigil ng ulan at nasaan ka araw. Nakalang pag-ibig sa isa't isa. Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka, saan na napunta? Di ka pa napapago, o di kaya nagsasawa. Sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Kapahit ang mga luha, wala.
ikaw sa iyong puging nakasisa ba si pagkain sino ba mag-akala tayo ay mamahalan plaka ninyo eh. Medyo okay oh. Okay, nandito na po yung ating special guest. Ang isa sa mga icon ho ng Philippine music. Walang iba ho, si Mr. Boboy Garrovillo, ang The Apo Hiking Society. Hello, good evening ho po dyan, Mr. Boboy. Good evening, Ogie. And mga salat naman na nakakapag-inig mo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, oho. Abuti naman ho at napagbigyan nyo kami para makausap naman namin ang isa sa mga Apo Hiking Society. Ay, naku. Maraming salamat po. Nasasiyahan na ngayon. Kinakontak niyo pa rin kami para mapausap.
Yes nga ho. Oh, kamusta ho ang weather ngayon dyan sa Pilipinas ho? Nako, eh bumabagyo na naman. Ah, bumabagyo na naman ho? Ay, nako. Mr. Boboy? Bagyo. Ano ho? Oh, ano po? Ngayon, yung bagyo eh, nag-uulan, alam naman dito, pag panahon na ito, yung habagat, parating yung buulan, kahit na yung bagyo ay nasa labas ng bansa, ang lakas pa rin ng ulan dahil hinihila yung habagat. Alam niyo naman mga Pilipino, pag panahon na ito, nagtatag-ulan talaga ngayon. Oho. At saka marami hong nakikilig ngayon sa atin dito na mga Pinoy dito sa Amerika. At I'm sure marami ang natutuwa at nagiginig ngayon ng live. Nakausap namin dito sa Showbiz Watcher. At the same time, nakalink din ho tayo sa ibang mga internet sa Radio Filipino. Nagdidinig tayo sa buong mundo ho. At na pati yung mga ibang bansa ho nakikinig din sa atin ng mga Pinoy. Sabay, ganun po ba? Yes. Lawak pala talaga sa tweet ito. Talagang high-tech na ho to. Actually, kaya natuwa nga kami na umuo kayo sa amin na magiging guest namin kayo rito. Yes, oho. Mr. Boboy, paano ba nagsimula ang ano ang Apo Hiking Society sa music industry? Sigurado ka ba may panahon ka para sa kwento na yan? Opo, yes, marami po kaming panahon. Okay. Eh, shortcut na lang natin. Yes. Ayun sa aming kanta ngayon, nagsama-sama kami nung sa eskwela. Eh, nung high school pa kami. So, from the 860s hanggang 70s, nagsama kami sa eskwela. Tapos, tumali kami sa isang song test, yung mga contest at school song festival. Ganun, tapos na nakilala sa mga ibang eskwelahan. Uh-huh. At doon na kami simula na iniimbita kami sa lahat ng eskwelahan para sa mga concert. Ganun, di ba noon, susunguso noon eh, pagka may mga school fair, may mga show ng production, naiimbitahan yung mga kilala sa mga campus. Ah, ganun pala. Ano lang nagsimula, oh, hanggang nagtutunod kami sa college. Tapos yun, tinuloy parang yung pag-aaral namin. Kaya lang mula nung college pa lang kami, naimbitahan na kami sa television. Naimbitahan na kami. Kaya nga nung bago pa na kami mag-graduate ng college, ngayon nakilala na kami sa campus circuit at sa entertainment world. Uh-huh. Kaya na-opera kami mag-recording contract at saka ng television show. So doon na nagsimula. Nag-eskwelahan pa lang kami na nagsimula na. So ibig yung sabihin na magkaklase ho kayong tatlo? Oo, magka-year kami sa eskwelahan. Saan ho? High school ho? Nagsimula nung 4th year high school tapos si Danny nung first year college, naging klase na namin. Ah, ganun. So, ganun. Tuloy-tuloy na. Anong school ho yun, Mr. Boboy? Sa Ateneo. Sa Ateneo University sa Quezon City. Bali ho, sino talaga nakadiscover ng Apo Hiking Society at paano nagsimula ang pangalang Apo Hiking Society ho? Ayun nga, yung simula yan, Apolinario Mabini Hiking Society. Mm-hmm. Okay, kasi yun po, ang Ateneo de Manila High School, yun yung acronym niya, di ba? Ah, yung pala yung acronym noon. Alam niyo, maraming hindi nakakaalam po niya na acronym pala ng ano yun. Ako, mag-ibis na sa buong mundo na inamin pala namin yung National Hero. Na alam namin, pero yung school pala, yung palang ano, sa pangalan ng high school ng Ateneo. Oo, kaya naghahanap naman kami ng mga pangalan na gimmick, diba? Parang nakaka-wela naman na pangalan, at saka agad ng idea na si Apolinario Mabini, siya yung ating sublime paralytic, diba? Oo, yes. Tapos pinangalanan namin ng Hiking Society, para in its honor, parang gano'n. Oo. Kamusta naman ho ang naging samahan yung tatlo? Talagang close na close ho kayo, magkakaibigan ho talaga? Oo, barkada talaga. Barkada ho talaga? Oo, at tuwing may break sa eskwelahan, magkasama kami, nagkakantahan doon.
sa opisina ng student counselor, ganyan-ganyan. Tapos na-imbita kami sa mga eskwelahan. At sa pagligaw sa mga girls, nagkakasabay-sabay, gano'n. Sino ang pinakakalug sa inyong tatlo? Ay, nako, sa totoo lang, yung si Danny. Ah, si Danny ho, Oo. Yan ang pinakakalug nga talaga. Siya ang pinakakalug talaga, wow, kaya naman. Oo. Bali, ilan ho ang nagawa niyong songs na na-record ho, Mr. Ang Apo Hiking Society ho? Ano yan? Okay. Ilan ho ang na-record ninyong song so far? So we have just come up with 26 albums. 26 albums, aha. Ang na-release namin. So siguro, on the official recorded side, siguro that will be about more than 200, yan, mga yun, 200 songs. Recorded, no? Mm-hmm. And during the career naman eh, may mga ibang ginawang kanta rin, at yun, you know, yung kanta para sa ibang mga singers, gano'n. Ganun po pala, oo. Bakit po masyadong nagustuhan ng tao ang anyo, ang kanta ho nyo? Ano ho bang sekreto ng Apo Hiking Society? Siguro, well, aside from na sinerte na kami siguro, kasi yung panahon namin, yung mga when we were writing songs, naisip namin talaga yung parang, yung ano na yung babagi sa aming generation eh. Parang gano'n yan eh, di ba? At saka yung mga nagbarkada, pag-ibig sa mga kaibigan, mga gano'n. So, our love songs were well connected no, to the people. And na-realize na namin hanggang ngayon, yung mga barkada, yung mga nasa eskwela, pag narinig na yung awitin namin, parang tatil pa rin sa kanila hanggang ngayon. Oo. Sino ho ba yung mga hinahangaan nyo noon nung hindi pa ho kayo singer o wala pang Apo Hiking Society noon, yung mga singers na dati? Oo, nako. Nung panahon namin eh, I don't know if you remember, yung early days pa, wala pang tinatawag na OPM eh. Sa totoo lang, Danny nga ang nag-coin ng word na OPM. Yes, oho. Nung panahon na ano, siya pinahanga namin, yung mga Beatles, mga Rolling Stones, ganyan, yung mga Simon Garfunkel, lahat mga foreign artists. So, tapos nila, lahat ng influence nila, yung mga music nila, yun ang aming kinakanta at gusto namin gayain. So, there was a time na na-realize namin, maganda talaga siguro kung gumagawa tayo ng sarili nating kanta. Ito yung nasa eskwelahan pa kami. Ah. So, yun na naging mission, vision, parang gano'n, ng Apo Hiking Society. Na gawa tayo ng sariling kanta, gusto namin maging Beatles eh. Ang Pilipinas, gusto namin maging Rolling Stones, gusto namin maging whatever na group ng Pilipinas na original. Huwag na magsimula yun. Tama ho yung sinabi ni Ronnie Raymundo na ang OPM ay nagsimula ho sa Apo Hiking Society. Ang makausap namin sa rito. Oo, hindi naman yung term, yung tinawag na OPM. Kasi nung 1970s, nagkaroon kami ng sarili namin recording company. So, yun yung GM Records. Tapos yung panahon na yun, nag-pulong lahat ng mga recording company. Gusto nang ipaglaban. Renaissance lang yung original Filipino music na lumakalabas noong 70s. No? So, nabanggit ni Danny na pati hindi natin tatakan na lahat ng mga plaka ng Yaka pa, wala pang mga CD na na. Sabi niya, ba't hindi natin tatakan yung mga album na sabihin natin, ito, proud to be original, parang gano'n. So, original Filipino music. Ah, sige, so napag-usapan niya na, So gano'n ang nangyari, pag malaki natin yung original Filipino music, nandun mo ba siya OPM? Oho. Sino ho yung mga local singers natin na mamayagpag noon nung panahong hindi pa kayo, wala pa ang Apo Hiking Society ho? Nung wala pa kami, siyempre andyan yung mga sila, si Eddie Peregrina, ah. Si
sila Victor Wood. Sila pala yung mga artist, mga singers noon. Oo, oh, yun yung mga naalala ko lang. Hindi, ganun. Yung Ray Card. Ang Ray Card, so. Oo, Ray Card, oo. Oh, andun yun sila. Tapos yung mga Tiongko Brothers, eh, nandun doon na. Aha. Ganun ho pala. Oo, oh, ganun. Oo. Oh. So, pagkatapos, eventually ho, nakatanggap din kayo, nagtayo rin kayo ng sarili niyong ano, parang organization ho sa mga music na industry. Oo, nung 1980s na naisipan na nga na magtayo ng organisasyon, di ba? Na yung malakas na yung OPM na yung sariling Filipino music, no? Oo. Malakas. So, nagkaisip kami na magtayo ng organisasyon na nakakatulong sa mga kapwa singers. Parang guild, parang association, guild talaga association. Kasi ipauso nun sa atin yun eh. Protection lang yung kapwa singers para sa Amerika, di ba? And sa US eh, protectado yung mga singers. Meron silang mga legal rights, meron silang mga working rights, di ba? Mga ganon, di ba? So, naisipan namin magtayo ng gano'n. Kaya ngayon naman, panahon yun, kasama namin sila sa Neste Legaspi, di ba? Oho. So, nung tinayo namin yun, naisipan na rin sa akin, ba't din na natin pangalaan ng OPM? Sabi namin, ano naman yung OPM? Sabi, Organisasyon ng Pilipinang Mga Awit. Ano na, hanggang ngayon ba nakatayo pa rin yung organization ho nung... Sa kasalukuyan, yung OPM na yan, ang presidente ngayon, eh, si Ogie Alcacid. Ah, Ogie Alcacid, oh. Oo. Yan, tapos yung mga kasama niya rin dyan, sila Gary Valenciano, sila Noel Cabangon, sila ngayon yung mga official niyan. Ano mo ba naging benefits ng organization ninyo para sa mga awit to na kailangan ko talaga sumali sila rito? Ano, nagsimula kami yan, siyempre, talagang pinag-aaralan ng marami, paano namin makakatulong sa mga kapwa singers? Kasi wala naman kami pondo, wala naman kami pera. So, anong nangyari? Nagpa-fundraising project kami lahat noon. Tapos yung pondong naiipo namin, pinagamit namin for legal rights, yan ng mga miyembro. Tapos nakapagbigay rin kami ng mga scholarship sa mga miyembro para makapag-aral further music, mga ganon. So, yun yung mga simula noon, mga 80s. Aha, ganun pala ho na nagsimula yun. Oo. Pero meron pa hong mga ibang organization ng music industry ho? Or nag-iisa lang ho yung sa inyo? Meron rin. Nagtayo rin ng musicians guild, no? Yung mga musikero, yung talagang tumutok yung mga banda, yung mga recording. Kasi sa amin noon, panahon namin, diba, kunwari, mga musicians rin, mga violinists, mga guitar players, mga bass and musicians talaga. Eh, parang recording artist na sila, tsaka tumutugtog sa mga labas, no? Sa mga orchestra. Nagtayo rin sila. Nagtayo rin sila ng guild nila. Pero hindi namin alam kung paano katakbo nila, kung gaano nila na kami-maintain yun, ano? So, ganun rin. Meron ibang association na ganun. Tapos yung dati, meron rin mga asosasyon ng mga folk singers. Nagtayo rin sila ng sariling asosasyon aside from OPM. So, marami naman mga asosasyon. Tapos mga recording companies, meron rin sariling association eh, mga recording industry. Pero alamin mo naman eh, Ogie, nung after nung 80s na, nung going to the 90s, nag-iba na ang hubog ng industriya eh. Pinawala na yung mga plaka-plaka. Naging CD na, no? Nga, naging digital na lahat, eh wala nang binibentang plaka ngayon sa tindahan, eh, nasa online na lang, eh, di ba? Oo. So, nag-iba na talaga ang patakbo ngayon ng industriya, ibang-iba na. Uh-huh. So, ang importante ngayon sa amin dito, yung tinatawag natin, aming grupo tayo dito, yung Fields Cut, no? Yun naman ngayon, yung mga nangungulagta ng mga rights at mga royalties ng mga artista o mga singers for their recorded material, yung mga ganon.
at saka yung mga anti-piracy program, yun naman ang papatuloy ngayon. Mm-hmm. Aha. At saka alam ko, ang Apo Hiking Society, pumasok din, gumawa rin din ng mga ilang movies. Ilan lang yata yun sa pagkaalala ko eh. Pero ang pinakamaalala ko... Hello? Aha. Ho, nawala. Nawala ho. At babalik natin si Apo Hiking Society. Teka lang ho. Tawagan ho natin ulit. Hello. Hello. Medyo naputol ho. Hindi ko alam kung bakit naputol. Nagtataka kami. Mm-hmm. So, bali ho, anong mga movies ang nagawa nyo nun? Ang Apo Hiking Society ho? So, ayun, hindi ko lang nabanggit ang alam ko lang na naalala ko itong yung Blue Jeans. Ah, Blue Jeans. Mm-hmm. Oo. Ito pa yun. Ako, kailan pa yun? Pinapatugtog ko nga ho ngayon yan eh, yung Blue Jeans, yes. Yung kila Dina Bonnaby ho yata yan eh. Yan yung kila Dina Bonnaby, kasama niyo sila Dina Bonnaby noon. Ayun. Sa Regal pa yun, panahon ng Regal yata. Oo, yan. Yeah. Ang alam ko, yung lang talaga ang nagawa namin na as sinundog, no, na Apo Hiking Society. Ah, yan lang. Pero on the side na gumawa rin kami nila Danny ng ano, yung Imam Mike De Leon na pelikula, Umangarap Kat Magising. Ah, Umangarap Kat Magising. Oo, oh, Magising. At saka yung, ano yung pinaka-memorable sa akin, yung Kakabakabakaba. Ay, oho. Napanood ko yun. Naging isa yata sa mga naging best picture ho yata dati noon kay Christopher De Leon. May Christopher De Leon. Tapos naalala ko pa yun, I was nominated sa Urian Awards noon. Tapos ang si Jim gumawa rin siya ng music para doon sa pelikulang yun. Mm-hmm.
Pero Mr. Boboy, hanggang ngayon ho eh talagang gumaganap pa rin kayo bilang isang aktor, bilang isang na umaacting ho sa TV, pati sa movie ho yata. Uh-oh. Yeah. Nasa dugo niyo ho talaga ang pag-arte. Eh kasi yun naman talaga ang hilig ko kahit noon sa theater arts talaga ang naging hilig ko no after when it started even before. Kaya even nung panahon nung mga Pine Friday, nung we were still doing concerts, I was already coming out in mga TV series, mga sitcoms dati. Kaya hindi ko talaga ang television, even before we had the television. Ano sa inyo, mas relax kayo sa comedy ho o sa drama? Eh, mas relax talaga ako sa comedy kasi alam naman siguro mga tao, pag nanonood sila ng concert ng Apo Hiking Society, natural na sa amin talaga yung nagpapatawa. Oho. Okay. So, mas nakaka-relax talaga ang comedy for me. Mm-hmm. Parang meron ho kayong TV shows na pinalabas ngayon, pinapakita pa lang dito sa TFC o sa Pinoy TV. Hindi ko ho matandaan kung sino, ano ho yun eh. Well, ang dating... Drama ho yata? Drama yun? Yung Analisa, kakatapos lang yata nung Analisa, yung TV series yun, yung Analisa, no? Tapos, nag-guess lang rin naman ako sa mga, yung mga ipaglaban mo. Ay, yun, yes. Oo, yung ipaglaban nyo, ang huling-huling yata napanood ko sa inyo. Oo, yun ang so, huli. So, TFC, oo. Sa mga pelikula, nakatapos na namin ng pelikula ni Coco Martin at saka ni Sarah Geronimo. Ah, Sarah Geronimo. Aha, yes. Bakit ito parang may nakita ko sa inyo na naka-indie films? Ano ho yun? Pinapasok nila rin ng indie films, oh? Ay, oo. Gumawa rin ako nung indie last year. Ang Nawawala. Ang Nawawala ho. Oo, yun. Medyo nominated yung pelikula na yun na film. Tapos meron rin isa yung ginawa namin sa Palawan na Habang Gabi at Mahabang na Umaga. Mr. Boboy, bakit po magaling kayo umarte? Bakit na meron... May training ho ba kayo sa pag-arte? Bakit ang ganun? Wala nga, it's true. Kung tutuusin mo, compared sa mga ibang mga artist, wala naman talaga ganung training, no? Siguro na lang, by experience na lang, dahil kung nasa entablado kami ng Apo, madalas, tapos parati kami na imbitahan nun sa television at sa pelikula, kasi parang, self-learning na lang yung natutunan ko ng teatro. Although, pati nasa eskwelahan pa kami, ito nga, meron akong maliit na kwento sa iyo. Hindi na alam. kindergarten pa lang ako. Which is a long time ago. Uh-huh. Kindergarten pa lang ako. Kinuha na ako lumabas ng isang stage play noon. Uh-huh. Yung maong Father Reuter. Ewan ko kung maraming nakikakilala doon si Father Reuter noon na gumagawa ng mga stage play at productions mula sa Ateneo, mula sa St. Paul College ng Manila, no? Kindergarten pa lang ako, lumabas na ako sa isang stage play ng lead role at ang kasama ko pa noon walang iba kundi sila yung mga magagandang magkapatid, si Marites Revilla. Siguro ilan naman nakakilala ngayon. At saka Tina Revilla ho, ano? Marites Revilla and Tina Revilla. Ayan, kapatid nun. Kapatid ni Tina Revilla. So, ang tutuusin mo, parang tayo ko, yun pa nga kindergarten pa lang ako hilig na pa lang ako sa entablado talaga. Oho. At saka napun ako ho, talagang sa tatlo ho, kayo ho talaga aktibo sa paggawa ng mga ng mga TV shows, mga drama TV shows, at saka sa movie. Talaga kasi, yun nga, sinasabi ko nga na dahil na kahiligan ko talaga yon. So, sa akin, talagang
hinahanap-hanap ko yun. And in fact, a few years ago, mga 10 years ago pa, nung naalala niyo siguro, di ba, meron kami television show noon sa Channel 2, yung Linggo na po sila. Oho. Oh, nung natigil yun, nung natigil na namin yun, eh, mga siguro mga for 2 years or 3 years, pumasok ko sa teatro, at may mga, lumabas ako sa mga play sa CCP. Matangalang Pilipino. Matangalang Pilipino. Nakali ako doon at I think siguro mga 3 plays. Sa stage naman. Ah, sa stage naman ho. Oho. Bali... So, ganun. Kahit sa hili ko rin talaga. So, pinasok ko rin. So, marami ho kayong lakuang mga nominations. Di ba ho? Ay, hindi naman. Yung minsan lang nga, sa pelikula nung kay Mike De Leon, yung sa Urian Awards, na nominate na ako for supporting actor. Kasama nila, super De Leon yun. Pero ano ho ang mas relax na relax kayo, yung kumakanta o bilang artista ho? Mahirap ipaglaban na ngayon yan, ha? Kaya nga ho, hanggang kayo, nag-aartista pa rin ho kayo, di ba ho? Gumaganap pa rin kayo. Siguro sa pag-aartista, mas relax ako eh. Alam mo, maraming hindi naniniwala na tuwing nagko-concert kami, pag nasa entablado, bago lumabas eh, nervous na nervous talaga ako. Grabe yung pagkakaba ko ng nervous para bago lumabas. So, mas relax po kayo talaga sa pag-aartista kaysa sa ano ho. Mr. Boboy, nag-aano rin ho ba kayo? Nagko-compose din ba kayo ng songs? Or kayong tatlo nagko-compose mismo ho? Hindi. Sa totoo, individually, nagko-compose kami lahat. Pero yun, naparaming ginawang kanta yan. Sila Danny. Kaya yung mga papatakang unan, mga batang-bata ka pa. Uh-huh. Ang sa akin naman, iban lang naman ang na-compose ko. Pero ang pinaka, sigurong nakilala na hanggang ngayon eh, i-report pa rin na ibang artista, yung kanta kong Paano. Paano ho? Ginamit nga yun sa, ginamit nga yata sa soundtrack ng Be Careful With My Heart yun eh. Yung TV show ng Be Careful, gumawa sila ng soundtrack. I-record yun. Ganun ho pala. Ganun pala ang nangyari. Uh-oh. At sa, balik ho tayo sa TV shows ninyo. Nagkaroon kayo noon ng everyday TV shows na katapat yata ito ng student canteen or Itbulaga. Hindi ko matandaan. Ando, ito nga yung naging katapat ng Itbulaga. Yung San Linggo na po sila. Aha, yan pala naging katapat sa Channel 2. Ilang taon ho kayong namayagpag sa Channel 2 noon ho? Ang Apo Hiking Society. Mga 9 years yun eh. 9 years? Oho. Mm-hmm. Oo, mga 9 years yun bago kami tumigil doon. Oho. Ano yung kagandahan na may TV shows na everyday na napapanood ng mga tao noon? Ako, ang kagandahan talaga niya eh, siyempre eh. Parang ang pakiramdam mo eh, kilalang-kilala ka ng buong mundo. Oho. So, siyempre, yung kasikatan, ganyan. Tapos, araw-araw may trabaho ka na yung tumating ngayon panahon na parang pakiramdam namin, nakalimutan na namin yung Apo Hiking Society dahil hindi na kami gumagawa ng kanta, hindi na kami gumagawa masyado ng original. Tapos, nahirapan kami kasi nawala yung aming concert, yung concert tour namin nawawala. Aha, yung pala. Kasi, ang dahil mong binitawan eh. Kasi, parang may opisina ka, araw-araw na pinapasok mo, di ba? Mm-hmm. Oo. Kaya nung natigil na namin yung TV show nga, doon naman kami bumawi ulit. Sanay ang naging concert tour namin lahat, inikot namin yung mundo. Yung talagang hanggang Europa, Asia, tapos pati sa United States, siguro paikot, ilang balik kami dyan, paikot-ikot kami. Kasi yun na talagang na-miss namin. Kasi kung tutuusin mo yung Apo Hiking Society, eh talagang concert artist yan, more than really recording artist. Kasi talagang gusto namin sa entablado talaga. Mm-hmm.
Pero nung panahon noon, namamayagpag din yata ang Itbulaga noon, pero lumalaban ng husto ang ano, ang Apo Hiking Society sa rating. Actually, yun nga pinanood nga namin sa Pilipinas noon eh. Oo, oh, no, totoo. Sa totoo lang, oo. Siguro sa lahat ng nagsimula ng ABS-CBN, no? Kasi, kaya kami nilagay doon, naalala ko pa nga nun eh. Kasi sabi nga nila, kayo ba siguro lang pwede matumapat sa Itbulaga? So sabi nga nila, okay, maybe. So pinayon namin yung show na yun. Siguro tumagal, nahirapan rin kami. Siguro mga 3 taon pa yun. Mga 3 taon bago namin na, bago kami nakapantay. Bago lang namin mapantayan yung Itbulaga noon. Yung Itbulaga noon? Mula noon? Oo, mula noon siguro. Nga, minsan number one kami, minsan sila number one, saan kami number one, yung ganun ba ang pa? Ganun talaga ang labanan ng TV show yan eh. Oo, TV show talaga. Ang maganda ron ho, maraming bibigyan ng trabaho. Oo naman, oo. May kaya nausin yung mga production number. Yun ang panahon namin, sabi namin, oy, kaya namin pwedeng, kung tayo makilaban lang sa mga basta-bastang kalokohan lang. Tumaban tayo sa musical production, sa ganyan. Kasi yun ang forte ng Apo Hiking Society, di ba? So, talagang ito nagsimula yun ang opening number, may malaking production number. Tapos sa gitna, may magandang musical number. Tapos sa ending, musical number na naman. So, naging format na yun, naging utong format na yun. So, yun nga, naging patalbuga ng musical. Hanggang ngayon, kung mapapansin mo, yung mga, pati hanggang sa Sunday shows, di ba? Ganun talaga, may production number na nagpinapalabas. Oho, yes. So nung panahon nun eh, meron din palang kontrobisyon sa concept ng program, ang Apo Hiking Society? Ah, oo. Hindi lang basta talent lang ho kayo. Nagsimula yun eh. Oo, nagsimula yun. Pati yung kapati namin kamiting, yung mga writer, director, kausap namin kung paano gagawin ng show, paano natin pagaganda. Ganun talaga yun. Na-involved rin kami sa production. Ah, involved. Anong bagay ho ang hindi nyo malilimutan nyo sa TV show na yon? Yung everyday ninyo at saka yung every Sunday na nangyari noon? Maraming mga experience. Kasi ginagawa na namin yun. May mga kasama na kayo, mga co-host, diba yung mga babae na kasama namin. Tapos we used to go out of town, dati sa mga probinsya-probinsya lang. Tapos minsan nag-invitamin kami, gumawa kami ng show sa Singapore, ganyan. Hindi pa nga namin inabot yung panahon na nag-show na sa Amerika kasi wala pa mga TFC noon eh. Uh-huh. Nagsimula pa lang yung TFC noon. Mm-hmm. Pero lalong sumikat ho ang Apo Hiking Society noon na magkaroon kayo ng everyday TV shows. Oo, talaga. Kasi yun nga sinasabi ko. Na-realize namin talaga, ganun pala yun. Eh, pag nasa television ka, mas madakas talaga ang pagkakilala sa'yo, no? Kaya hanggang ngayon, pati ngayon kung tutusin mo sa buong industriya, mas malakas talaga ang television kaysa pelikula. Eh, di ba nung panahon natin, yung mga 60s, 70s, yung mga early decades, pagka-artista ka sa pelikula, ay talagang sikat na sikat ka. Ngayon, yung television na talaga ngayon at sinusunta ng tao. Paano? Bawat sulok naman ng pinsa, may television. So, hindi na sila kailangan pumunta ng sinehan para makita yung mga ha? Yeah, oho. So, powerful talaga. Pinaka-powerful na medium talaga ang television. Oo, very powerful nga ho. Kaya nga ho, nung na unting-unting nawala ho yung TV shows ninyo, marami rin ang lalungkot ho. Oo nga, kaya nga. Tapos, yun nga, tinuloy namin yung concert tour. So, yun, inaabot pa rin namin yung mga fans namin, yung mga taga-panood sa mga concerts namin. So, kami naigot ang concert. Tapos, yun nga, lalo silang nalungkot nung officially nag-retire yung Apo Hiking Society yung 2010. Ah, 2010 ho talaga. Yun, marami talagang nalungkot nun. Officially, ginawa namin na retirement year namin yung 2010. Ah, 2010. Ibig sabihin, hindi na ho kayo nag-show?
Hindi na, yung Apo Hiking Society, eh, tinigil na namin ng 2010. Sabi mo talaga, alam nyo. So, pero nakapag-show ho ba kayo sa mga iba't ibang lugar bago kayo nag-retired? Let's say, dito sa Amerika. Oo. Hanggang yan, nag-ano kami, siguro for a year, siguro ng 2009 hanggang 2010, ay ikot pa kami noon, nakapunta kami ng Europe, nakapunta kami dyan sa US ng ilang beses. Mm-hmm. Tapos yung lahat ng probinsya dito sa Pilipinas na ikot namin hanggang sa Australia at saka New Zealand, nakaikot rin kami. Parang naging paalam tour namin yun na hindi nila alam na ganun yun. Mm-hmm. Sabi na ako sa, inikot lang namin yun. So, ibig mong sabihin, wala na ho talagang shows na magagawa ang Apo Hiking sa Society for the next year or next 2 years, so medyo surprise ka, hindi mo pala alam hindi ko alam yun na tumigil, retired na pala ang Apo Hiking Society. Kasi ang alam ko, ang dami-dami ho ngayon nagpupuntahan dito, lalo na rito sa San Diego, na mga talents, na mga yung mga dati pang mga singers na nagpo-concert na ngayon. Nakapunta ngayon kami, minsan naimbitahan kami, paisa-isa lang, minsan ako. Minsan kasama ko si Jim, minsan naman kasama ko si Danny, o ano. Basta, wala namin kaming tatlo. Nakakalungkot naman pala ho yun. Sabi ko nga, inaantay ko nga kailan kaya ulit papasok ang Apo Hiking Society. Lalo na ho rito sa may banda namin San Diego, California, dahil ang dami-daming mga Pinoy dito na nag-aabang sa grupo ninyo. Pero hindi, merong isang producer dyan, sinusubukan kami makonta kasi gusto daw niyang, hindi mo maimbitahan kasi kami lang dalawa ni Jim, gano'n, kung makakagest, o gano'n. Uh-huh. So, okay, sarabi namin, sige, tignan natin, kung may panahon, bakit hindi, no? Uh-huh. Pero yun, marami lang yung sabi, hindi, pwede magkaroon ng reunion na lang ng Applying Society, ganyan. Sabi namin, hindi. So, yun nga, yung mga ibang nagkatawag dyan, naghahanap sila, hindi na yon. Kasi talagang ginawa namin officially retired ako ang Apo Hiking Society. Ay, see, alam nyo, marami na nalulungkot dyan sa sinabi ninyo. Kamusta na ho ba sila, Jim, at saka si Danny Javier ho? Ano? Kamusta na ho sila, Jim, at saka si Danny Javier? Ano ho ang pinagkakaabalahan ho nila ngayon? Okay naman. Gumagawa pa rin ng, gumawa siya ng album yata last year, gumawa siya ng isang album niya, solo album niya. Solo tapos, na lang ho? Nag-release siya last year yata ng solo album, tapos, di ba, taga Australia sila officially, nag-a resident in Australia. So, nag-show rin yata siya sa Australia, Nagtuturo rin siya dito sa Ateneo ng elective course sa communications. Uh-huh. Tapos photography, nagtinatuloy niya pa rin photography. Tapos ilang buwan lang, last month lang kaming dalawa, pumunta kami sa Singapore or a show, nag-show kami sa Singapore para sa mga Pilipinang kaibigan natin doon. Parang tribute to our music ng Apo Hiking Society. Ganun ang lumabas. So marami pa, nakakakuan pa rin na. Tapos lumalabas rin sa television si Jim paminsan-minsan. Danny talagang pumakasok na sa corporate life, sa private life niya. Ang dami niyang nagawa sa mga corporate entities, mga kumpanya. Minsan madalas na si Danny pumunta dyan sa LA. Sa LA, meron siya mga kaibigan dyan na nag-uusap sila ng mga importation at mga produktong i-distribute, mga ganyan. Tapos, ganun, consultant rin siya sa mga kumpanya dito. Consultant rin siya, no? Ganun ho pala. Although si Danny, alam niyo naman, baka hindi niyo na nalaman, si Danny matagal ng diabetic. Diabetic ho. Oo, so pinag-iingatan niya rin yung health niya, no? Pinag-iingatan niya rin. Mm-hmm. So, 2 years ago yata, medyo
tinamaan siya ng major, maraming nagka-problema sa ano, hospital siya na matagal, na naging critical pang sosyo niya. Ah, ganun po ba? Oo, pero ngayon okay na siya. Ah, okay na ho siya, salamat okay naman. Ngayon, kami, nag-golf na kami. Ah, nag-golf? Nagsasama kami at naglalaro ng golf. Although kaya yung diabetes niya, kailangan ingatan niya na yung diabetes niya. Tsaka meron siyang ano rin, tinatawag na congestive heart. Aha. Oo, ganoon. So yung kasama rin yun sa mga kalagayan, bakit nag-retire na namin yung po. So, Mr. Boboy, let's say, kagaya rito, may mga nakikinig na mga producers dito na nagbibigay ng mga shows, lalo na rito sa San Diego at sa LA. Ibig sabihin, pwede yung isa na lang na Apo Hiking Society ang pwede nilang makuha kung sakal-sakali, oh. Oo, pwede yun, oo. Ah, so yung mga nakikinig sa atin, si Mr. Boboy Garrovillo pala, pwede natin dalhin dito sa Amerika ulit. Di ba? Para madinig natin ang Apo Hiking Society, di ba? Oo. May mga ibang kaibigan niya ako eh, na kasama namin ng mga 2 months lang. Na dati namin mga tumutulong siya mag-sponsor sa mga, baka pwede ka maindikahan naman ano. Meron kaming i-inaugurate, i-launch na bagong produkto, tapos kaya mag-host ka lang, tapos mga a few songs na ganyan. Sabi ko, bakit hindi? Hindi naman mamasyal lang dyan eh. Mga dating kaibigan, gano'n. Oo nga ho. Kaya, kailan ba huli ho niyong punta rito sa Amerika ho, Mr. Boboy? Ay, 2010. Ah, 2010? Ah, talaga ho. Yung nag-retired na ho kayo noong 2010, nung ang Apo Hiking Society. Siguro, I think, early ng 2010, tanda ang saan kami nag-show dyan sa Pechanga yata or something. Ah, Pechanga Casino ho yun. May bandang San Diego and LA ho. Nasa right. Boundary yun. Isa sa pinakamalaking casino rito sa San Diego. The last three years, kausun na dyan yung mga casino-casino, edi yun ang pinag-iikot rin namin, oo. Bali, nasa boundary ho yan, Temecula eh. Oo, yan yun. Tapos minsan sa East Coast, Atlantic City, tapos sa hanggang sa Reno, tapos yan umakabot rin kami dyan. Kaya pala ho. Ano ho yung naging pinaka-favorite nyong song na nagawa ng Apo Hiking Society ho? Ayun ako, wala. Sa totoo, wala kami pwedeng tawag yung favorite eh. Ala! Sabi nga si Danny noon eh, pag nag-favorite song kami, baka magtampo yung iba. Parang mga anak mo lahat yan eh. Yes, oo. Kaya ganun ho. Pero ano ho yung pinaka-biggest hit ho talaga ng Apo Hiking Society? Ako ba, sumasasaring ko ano yung biggest hit eh. Kasi diba, sa ngayon, sa tutuusin ho, ngayon lang eh, may lumakalabas na commercial dito ng na si Bossy nang gumagawa eh. Eh, kinakanta niya, pumapatak ang ulan. Sa dami ho, ano, hindi nyo malaman kung ano pinaka-biggest hits ninyo sa dami. Kasi hanggang ngayon, kaya rin, matinig mo yung batang-bata ka pa, ayan, talagang lahat ng tao sumasabay. Tapos ang pinaka talagang sikat na sikat na data may eskwelahan noon na alaala ko, kinakanta nila yung awit ng barkada. Aha. Kayo lang ho yata ang tanging singer na talagang grupo na talagang hindi nyo malaman kung ano talagang pinaka-song ng Apo Hiking Society sa dami ng mga big hits. Ang nakakatawa kasi, alam mo ang Pilipino, marami talagang kanya-kanyang taste, di ba? Ang nakakatawa naman, pagka nakapag-show kami at nakakausap namin yung mga audience, yung kanya-kanya talaga silang tipo na kanta. Sinasinati naman, isang Apo song na bagay sa kanila, sa ate. Oho. So, gano'n. Oho. Kaya, hindi ho kagaya ng ibang singer, pag sinabi mong singer, ito yung unang napa, ito yung pinakasikat niyang kanta, yun ang talagang trademark niya kagad. Oho. Pero ang Apo, hindi mo malaman sa dami.
kung ano ang talagang pinaka-song nila sa dami, hindi nyo na malaman kung ano. Ang trademark, diba? Oo, di, natatawa nga ako eh. Din kasi, di, nagtuturo si Jim ngayon sa Kumeyo, sa Ateneo, no? Nagtuturo siya. Oo. Eh, sabi niya niya, nagkaroon siya ng mga estudyante, na nung nalaman, nakilala siya, sabi ko, Jim, babata niya eh. Nung makanta tayo, wala pang mga malayan. Sabi nga niya, nung tinanong daw nila, nalaman nila na yung When I Met You, ay kanta pala ng Apo. Gulat na gulat daw sila kasi sabi nila, akala daw nila foreign song daw yun. Yung When I Met You. Sabi ko kay Jim, ano? Sabi niya, may mga bata talaga na hindi man na nila alam na. Hindi nila nalaman kung saan ang galing yung kantang yun. Yun, nakakatuwa yung mga kwentong gano'n, di ba? Kaya naririnig. Oh, Mr. Boboy, magagaling naman ang mga composer natin dito, lalo na sa mga love songs. Bakit kung hindi nakakapasok ng international stream ang mga kantang Pinoy ho? Eh, kasi, actually, merong mga Pilipino, ayaw ko, hindi ko alam kung nalalaman nyo, maraming mga Pilipino na nakakagawa ng mga kanta, pero in collaboration with other Americans. Kasi yung Pilipino-Americans na eh. Ang Pilipino-Americans na nandiyan dyan, but actually nasa recording industry rin dyan. Kasi may na mga nababilitaan kami dito na yung kamag-anak ni ganito, na nasa LA na, o nasa New York, na nakipag-collaborate sa isang kanta. Pero nga, may nabalitaan nga kami dito na kinakanta raw nila Beyonce, kinakanta raw ng mga sikat na mga awit dyan, na ginawa ng isang Pilipino. O nakasama sa dun. Kunyari, minsan kasi dyan, di ba, yung mga hip-hop na kanta, uh-huh. Yung mga R&B, mm-hmm. Minsan ang gumagawa, tatlo sila. Okay. Naku, nawawala. Babalikan ho natin si Mr. Jim. Mr. Boboy, huwag lang ho kayong aalis at kukontakin ho natin ulit siya. Tinatawagan ho natin ulit si Mr. Boboy Garrovillo. Hello? Hello, Mr. Boboy. Naputol na naman tayo. I am back. Yes, you're back. Oho. Medyo mahaba lang yung mga dinadial namin number. Mahirap yung ano. Yeah. Kasi nagko-connect pa kami sa operator muna bago namin makontak kayo. Oho. Medyo maano ho. So, bali ho kasi ang ibig kong sabihin, may mga magaganda namang song ang mga Pilipino na sumikat, pero hindi ho nakakapasok ng international mainstream ho. Oh, yung mga sumikat dito, ang sinasabi mo, okay. Ang sinasabi mo, yung mga sumikat na mga awit dito sa atin. Oh, sa atin ho. Hindi na eh. Hello?
Hello? Yes, sige ho. Oh, yung nare-release dyan sa, let's say, sa America, sa United States, or sa Europe, mga gano'n, ano? Oho. Eh, talagang kasi, sa totoo lang, eh, mahirap talaga yung gawin yun kasi may kanya-kanyang production company dyan eh. Oh, kailangan yung awitin mo, ipoproduce dyan, usually gano'n ang usapan eh, ipoproduce dyan sa United States, tapos idadaan mo sa kanilang linya. Iba ang production dyan kasi meron akong kaibigan dito na pang writer and composer, batang babae na si Mika Javier. Hello? Oho, nakikinig mo kami. Oo, nakikinig mo ba? Oh, yung ambidusa na may bagong young writer na nag-aaral dyan sa Apple, nag-aaral sa US, nag-aaral sa New York, at nahilig mag-kumawa ng kanta rin. Tapos kumawa siya ng mga kanta, ni-record niya lang. Eh, para siya makapasok dyan, eh, nakilala niya yung mga taga dyan sa ano. So, meron siyang recording actually, na ni-record ng Timbaland production. Sikat na sikat yung Timbaland dyan sa LA yata, eh, no? So, yan. Meron nakapasok naman dyan na recorded na artist ng Timbaland. Pero yung pag-release niya at yung pag-market ay talagang it's a totally different ball game talaga. So, pag kailangan mga investors talaga para you know, para mabakapan yung production mo, para pabenta ka. So, total package ang nahanap dyan eh. Total package ang nahanap dyan. So, yung mga magagandang awitin dito sa atin, kahit na yung kuyari gawa nila Gary Valenciano o gawa nila Ogie Cruz, mahihirapan pumasok dyan sa industriya dyan. Kasi, iba yung sistema ng production, hindi naman dahil sa maganda na yung kanta. Eh, pala papatugtugin na eh, o lalabas na kaagad dyan eh. Kaya nga, di ba, mas mabilis pa ka sumikat yung mga kina Charisse eh. Eh, diba sa YouTube? Diba? Kina Jessica, diba sa YouTube? Kaya mas madali pa ka sumikat yun kaysa yung magsariling production na dadaan ka sa normal way ng production dyan sa United States. Ganun pala ho nangyayari dyan. Oo, ibang-iba na talaga ang media ngayon eh. Talagang iba na. Oo. Kasi sa radio, diba noon eh, so, ano sinasabi nila, pagka may maganda kang kanta, may maganda awitin, tutugtugin na sa radyo, isikat na yan, isikat na yan. Sa ngayon, hindi nga eh. Iba, pag walang video, isumisikat eh. Kahit ano kaganda yung kanta, pag hindi gumawa ng video at saka MTV, isumisikat yung kanta. Oho. Kagaya na ngayon, sa internet na, naglalagay na rin sila sa YouTube, parang promo na rin ng ano nila yon. Correct. Kaya ngayon, di ba yung mga ginagawa ng mga kabataan eh. Gagawa na ng kanta, tapos i-upload na sa YouTube. Baka sakaling, di ba, suntok sa buwan, eh, baka sumikat. Oho. Eh, makilala sila. Oh. Kagaya yun nung... Yun yung panitagong na sistema ngayon. Kagaya ho nung pusong bato, di ba ho? Nagsimula lang sa YouTube yun. Oh, sino? Yung pusong bato? Na kanta? Ah, oh, yung pusong bato. Oh, tama, totoo. Sa YouTube lang mo nagsimula yan. Kinanta-kanta sa YouTube ayun, biglang sumikat na wala pang hanggang sa ni-record na ho. Parang ganun yata ang nangyari, istorya ng pusong bato na yan. Ganun ho ang nangyari. Yun nga yung nakakatawa na mga yun sa media. Kaya nga rin, panahon nga namin, biglang nung mga 2000 na, pati yung Apo, sabi namin, teka muna, ano bang gagawin natin? Saan tayo pupunta ngayon? Anong klaseng production ang gagawin natin? Anong klaseng music ang gagawin natin? Kasi parang nag-iba na talaga yung landscape ng industriya eh. No. Kaya sabi namin, hindi na tayo marunong gumawa ng MTV. Ano bang gagawin natin MTV? Nagkakatawa na pa kami noon kasi siniipit namin yung paano gagawin yun. So, ibig sabihin, wala akong nagawa ang Apo Hiking Society na MTV? Meron pa may mga nagawa siguro. Siya o dalawa lang eh. Dito sa atin noon, may nagawa kami na lumabas yan dito sa television natin, sa mga MTV News, MTV gano'n. Pero, hindi masyadong ano eh, masyadong nakilala rin yun eh. Mm. At kilala pa rin nila yung mga lumang awitin ng Apo eh.
na Apo Hiking Society. Kaya nga sa YouTube, boy, ginagawa na lang nilang theme song nila yon. Tapos silang gumagawa ng MTV sa YouTube. Oo, yan. Yung ginagawa na yung music, gagamitin nila, tapos gagawa na iba. Huwag ganun ang ginagawa naman, ho. Ah, kamusta na ho ang pirated issues sa music industry, ho? Pag-ini, anti-piracy? Oo, anti-piracy, ho. Oh, eh well, hanggang ngayon eh, mahirap na trabaho pa rin yan sa ating ano, sa ating industriya. Kasi, yan nga, pag lumabas at sa YouTube nga, di ba, namo-problema na kasi pag lumabas sa YouTube eh, pinapahir, ginagawa rin sa TV. Ano yan, nakikita mo, binibenta rin sa, ibenta na rin sa palengke, kung ano-ano mga compilation, kung ano-ano sinong mga artista, pinagsasama-sama. So, yan, nikitan pa rin ang ating mga authorities dito, mga anti-piracy. Kasi kasama rin dyan sa atin yung pati yung field camp na yung ginasabi ko, yung local association natin ng mga songwriters din dito. Kasi, doon na lang kumikita yung mga songwriters, yung mga royalties eh. Kaya mas naigpit ngayon yung anti-piracy dito. Bakit ang huling balita ho rito eh, wala na ho daw sa listahan ng Pilipinas sa mga piracy issue? Bumaba na ho daw. Hindi ko maintindihan masyadong salita mo. Hello, Mr. Boboy, sabi ho rito ang balita ho, eh, wala na daw sa listahan ng Pilipinas sa mga pagdating sa mga piracy na mga music at saka mga movies. Oh, siguro na. I'm sure nasa listahan tayo dahil sa, alam mo naman, pag natin sa mga third world countries, eh talagang kahit ang bantayan dyan. Kaya nga, yung nga, pumunta nga siya ng last 2 months ago, pumunta siya sa isang convention sa London para dito sa mga, yung mga royalty systems na at saka yung mga anti-piracy program. Uh-huh. Nag-attention ng convention. Kasi yun nga, higpitan dito. Tinutulungan naman tayo ng international groups, no? So, how to control it, how to manage it. Kasi talagang, ibang-iba eh. Siyempre, pag third world country ka, hindi naman ganun pa moderno lahat ng lugar, eh, no? Pero, pag nakita na yung Manila, nakita na yung Makati, akala na ganun ang buong Pilipinas. Hindi naman eh. Kung pumunta ka sa probinsya talaga, kung saan-saan, tulog, ibang-ibang sistema, mahirap talaga mag-check at mag-bulis sa mga ganang bagay. Pero ang lawak kasi ng, ang lawak naman ng social network ngayon, at saka yung internet, at saka yung, ang lawak-lawak na inaabot yan, kahit na yung mahinang probinsya or lugar sa ating bansa, eh magugulat ka. Mayroon pa rin nangyayari doon na social networking, sa media. So yung piracy, talagang mas mahirap bantayan ngayon. Mahirap po bantayan. Oo, so yung sabi, nagkalat pa huri yung mga CD dyan sa, ano, sa Green Hill, sa Quiapo. Oo, pati sa pelikula, lalo na sa pelikula. Oo. Talagang yun na nakakaawa kasi yung talagang binabantayan. Yun na kasi, ito nyo po, ang pelikula natin, ang pelikula Filipino. Pag nagawa dito, eh, lumalabas na yun siguro ng mga 2-3 linggo hanggang 1 buwan. Tapos, dapat makabakawin na sila dito, no? Hindi pa rin ang nangyari sa United States pag gumawa sila ng pelikula. May local market na sila, meron silang market sa China, may Asian market pa sila, di ba? Oo. Kaya sa Pilipinas, yung pelikula, eh, ang market mo, Pilipinas lang. Pagkatapos nun, eh, susubukan mo i-release sa mga international festivals na lang, di ba? Oho, galing. Nalabanan natin dito. Oh, so, mahirapan bumawi mga producers dito. Oh, so, 1 buwan lang, kailangan lang bawiin. Pero, di naman na, kahit pa ganun, ang tutuusin mo, eh, ang lakas-lakas ng movie industry pa rin natin ngayon. Kasi yung mga gawa ng mga star cinema, mga gawa nilang mga production, di ba? Eh, ang ngayon, million-million na rin kung kumita in so many weeks, gano'n, no? So, talagang naiinganyo, pati yung piracy, hindi pita na lang talaga. Talagang police force na lang talagang kailangan.
Kamusta naman ho, Mr. Boboy, ang ano, ang Filipino songs sa mga radio station sa Pilipinas? So, yan, yun nga. Dominated pa rin ho ba ng mga American song ang Filipino songs? Oo, siyempre, nakakalamang pa rin, lamang pa rin yung mga foreign songs natin. Lupang pasok pa rin sila. At kasi, tutuusin mo, kasi diba parang mula noon, eh, nung 70s hanggang 80s, ang lumalabas yan sa radyo noon, tututuos niya sa radyo noon, kaya sa isang oras noon, tumutugtog sila ng mga 12 kanta sa isang oras, sa 10, sa isang oras. Yung OTM noon, yung mga local noon, siguro 3 hanggang 4 lang ang naitutugtog, no? Tapos, sa ngayon, ayun ko dyan sa US kung ano nangyari sa radyo, no? Dito ngayon talaga nauso na yung talk radio. Ah, talk radio? Oo, dito, ganun rin yung puro ikahan-sikahan na lang ng mga announcers, no? Sa radyo. Sa mga FM station po yan, sinasabi ninyo, di ba, oh? Oo. So, parang sa'yo, ano nangyari sa music, di ba? Kaya rin siya, may talk radio. Ang sa isang oras eh, at tinutugtog lang mga 6 na lang. Ganun pala yun. At talamak na pala ho yung mga ganyang talk shows ngayon sa FM station, hindi lang sa AM. Puro chikahan na lang, kalokohan, tapos mga, ano-anong mga games na ginagawa nila sa radyo, ganyan-ganyan, tawag-tawag, parang social media pa rin kasama, parang gano'n. Nagbago na pala ngayon ang FM station sa Pilipinas. Hindi oo, ganun na kagaya nung dati. Mm-hmm. Oo, so, minsan dito, may mga station naman dito na nakakayari, siguro for the whole day, meron sila yung talagang throwback, lahat po, kaya matinutugtog. Meron ang mga station ganun rin dito sa atin. Ah, meron ho. Hindi ho ba yan yung every Sunday? Mga OPM special? Pag Sunday? Meron sila kayari kung kayari Tuesdays, ganyan. O kaya yung minsan pag weekend, yan yung the whole morning, ganyan ang mga OPM lahat. Yung tugtog. Mga ganun naman mga station dito. Oho. Pero Mr. Boboy, meron din ho ba kayong mga hinahangaan natin mga local singers dito sa Pilipinas? So, may mga hinahangaan din ba kayo? Ah, ngayon? Oo naman, marami. Sino ho? Sa ngayon, matutuos niya, sabihin nila matanda na. Pero nung nakasama ko si Regine Velasquez, no, kasi gumawa kami ng may TV series kaming ginawa, may teleserye kaming ginawa ni Regine Velasquez, no? Diba? Uh-huh. Talagang nakilala ko siya personally, na-realize ko talaga yung history niya. Kaya ko, ang galing pala talaga ng boses nito. Tapos, yun na, yung mga concert, yung sundan ko, pinakatanod ko sila. Kaya magaling talaga si Regine Velasquez. Tapos, recently, ito nga, si Sarah Geronimo, magagaling talaga. Tapos ang isa pa na anga-anga ako, si Jed Madela. Ewan, kilala niyo Jed? Oho, yes, kilala ko namin. Kapag-concert lang niya sa LA. Oo, nung nakilala ko, sabi ko, grabe, ang galing nitong katanto. Talagang, may mga super singer. So, ang dami talagang mga awit ngayon na magigaling dito, no? Minsan, na-realize ko nga na, naku, ang pakiramdam ko, parang napaka-senior ko na pala, no? Tapos, hindi ko minsan nakikilala yung mga awit natin dito. Tapos, pagka nag-guest ako sa television, nakikilala ko sila, ako, wow, ang galing pala talaga. Ang daming galing ng mga awit niya sa atin. Oho. Sa mga close showbiz friends mo naman, sino mo mga close friends niyo sa showbiz? Yung mga dating mga siguro, mga dating si yung mga ngayon, sila Noel Cabangon, sila Ogie Alcasi, yan, mga malalapit sa amin yan. Tapos, sa mga artista, si Jan Estrada, nakakalaro ko ng golf madalas. Aha. Yan. So, yan, kami. Tapos, yung nagkaroon pa kayo ng TV show nila Sanjo Marudo, yan, naglalaro rin kami ng pagpunta kami nakakapagsama-sama.
Sumakan ng mga ibang artist, ang ganun. Anong TV shows nang nagkaroon kayo nila sa Anjo Marudo? Yung Analisa. Ah, yung Analisa ho. Ayaw ho nga. Oo. Diba nagkaroon ng remake yung Analisa? Oo, teleserye yun. Medyo dito sa TFC pinalalabas yun maaga-aga pa eh. Hindi pa tapos yung trabaho eh. Hindi kaya hindi namin nakabutan ng mga time na yun. Oo, natatandaan ko na ho yun. Bakit to? Tapos mga pelikula naman niya, sila ano, nakakasama ko si Tony Gonzaga, sila Bea Alonso, yan mga yun sila yung mga naalala ko kasi inabot ko nung bata pa sila eh. Si Bea Alonso noon, dear mo, ay lumabas na ako sa television noon eh, anak ko siya. Tapos tumuha kami ng pelikula ulit noon, nakasama ko siya sa isang pelikula ni John Lloyd, na anak ko nasa ulit, gano'n. No, talagang, wala, paikot-ikot siya yung mundo ko sa production nato sa pelikula. Oo. Alam niyo ho, marami kong na-interview dito mga singers at usually sinasabi ho, kayo ho daw ang pinaka-icon ng OPM music industry, Philippine music industry, ang Apo Hiking Society ho. Oo, kasi naman po, nung yung nagsasabi nga namin, nung nagkaroon ng renaissance yung local music natin, yung 70s, tapos nung the next decade, yung 80s, yun na naikatag yung organisasyon, ano? So parang, siyempre, ang tingin ng tao, kasama kami dun sa pagbubog nitong pagbabago na ating industriya dito. And sana naman, okay nga yun, natutuwa naman kami, kasama kami, parang legacy na rin yun. Aside from, ayun, kilala yung aming mga awitin, kilala rin yung mga nagawa namin sa industriya kasi nag-recording company rin kami. Tapos ngayon, ipinagpapatuloy na yan ng mga ang next breed na ito, new breed na ito. Natutusin mo nga, sila Ogie, ano rin yan, senior performance artist na rin yan, sila Gary Valenciano, yan. Kumbaga, kung si FPJ ho ang hari ng pelikulang Pilipino, kayo ho ang hari ng pelikulang, music industry ng Pilipinas. So, parang kayo ang pinaka-respetado pagdating ng okay. Sana naman, pero yan, yung mga kanya-kanyang panahon lang talaga yan. At sana naman, maalala kami in that light, no? At tapos yung legacy namin, yung music namin, sana, kaya nakakalimutan, tuloy-tuloy pa rin na kinapatugtog, pinapakinggan, at inuulit-ulit. And I think, mga 5 years ago, iba ginawa ng mga rock bands, ito yung mga bagong mga rock bands ng Pilipino, sinulit yung mga kanta ng Apo lahat. Record nila yan. Gumawa silang dalawang album yata noon. Ibig sabihin, may mga kumopya ho? Oo, ginawa. Talaga nag-tribute sila. Parang tribute. Tribute ho. Oo. Dati mga grupo, yung mga River Maya, Monsta, gano'n, lahat sila, gumawa sila ng mga Apo song. Aha, yes. Mm-hmm. Wala na ho bang susunod na Apo Hiking Society sa mga anak nyo ho? Wala bang susunod sa yapak ng Apo Hiking Society? Hindi ko alam niya. Kasi ibang-iba na yung ano eh. Iba na nga yung takbo ng industriya, di ba? Sabi ko nga, yung unang siguro a few years ago nang nakita namin yung kilala niyo yung siguro yung parokya, no? Yung parokya ni Edward. Oo. Yung nakita namin sila, sabi namin, parang entering kami noon eh. Parang ganun rin nagsimula yung applying society noon eh. Yun, so nakikita namin yung sa yung personality namin sa mga ibang grupo na lumalabas. Aha, I see. So, kaya... Parokya ni Edward, kasi mga kalokohan ng mga kamikasi. Yan, mga ganun. Kaya, ano ho ang feeling na hanggang ngayon, sabihin natin retired na kayo, pero ang music ninyo talagang hanggang ngayon pinatutugtog pa rin ng mga Pinoy at pinasasabikan na madinig ulit ng live dito sa Amerika, lalo na rito sa Amerika. Ano ho ang feeling na gano'n na pinatutugtog sa bidjoke, kinakanta? Sa akin, sabi nga nila yun. Ang tinatawag natin dito ay nakakataba ng puso. Talagang
yun na lang talaga mararamdaman mo talaga. And you'll be so happy na yung parang yung music mo, yun na lang magiging legacy talaga, no? So pag sinabi mo ng, pag sinabi mo yung Apo, parang isang package ng mga music ang maririnig mo at mararamdaman mo na may parang certain thing, hindi na history. There's a certain Filipino feeling na nararamdaman mo sa mga awitin, ano? Na parang yung sa'yo, Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy yung kanta, yung pakiramdam na mararamdaman mo pag narinig mo yung kanta. Mm-hmm. So, yun talaga ang pinaka-proud kami at masaya kami pag narinig namin. At ang isa sa mga hindi namin malilimutan, ang Apo Hiking Society, handa talaga ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, di ba ho, ganun ang yung kagaya nung panahon na yung kay Cory Aquino, naging visible ang ano ho, ang Apo Hiking Society. Hindi lang sa music. Naalala ko rin yan. Yan din ang isa sa mga nakatanim din sa utak namin na hanggang ngayon, eh talagang nandiyan pa rin ang Apo Hiking Society na nagmamahal talaga ng tunay sa bansa nating Pilipinas. Mm-hmm. Oo. At saka yung nga, di ba, ito nga pala nangyari, di nag-retire kami officially noong 2010. Oho. So, retirado na kami nung na-inaugurate si Presidente Pinoy, no? Oho. So, yung inauguration niya, talagang special request na baka pwedeng eh di ba kayong mag-guest lang sa inauguration, nakakanta lang kayo doon. kaya nga ho eh, isa rin yung sa mga hindi malilimutin ng mga Pinoy. Namatay rin naman! Kailangan, aha, ewan ko bakit napuputol-putol ang mga... Nasaan ba yung ano natin lang? Aha, magpatugtog mula tayo, patugtogin mula natin para makapagtapos ang Apo Hiking Society. Here's my phone number. Yes, nandito na naman, no? Naputol ho. Hindi ko alam kung bakit ko napuputol, hindi ko ma-ano ho. So, oho, nandidinig niyo ho ako, Mr. Boboy? Ano? Oo, mas clear pa nga kayo ngayon kanina kasi medyo garalgal yung boboy. Oo, may garalgal nga siya eh. Minsan may problema siya. Pinipilit kong maintindihan lahat. Yes, oo. Sorry ho, kasi hindi ko alam kung ano may difference yung linya. Kung bakit mahina. Pero yung mga internet talaga malalakas eh. Malalakas siya kaya minsan ginagamit ho namin yung Skype or kaya... Facebook calling, mas malinaw pa yung boses nila kaysa sa mga linya ng telepono. Ah, talaga? Oo, mas malakas ho siyang dating. Mm-hmm. Kaya, oho. Mr. Boboy, gusto ko sanang, may nag-text ho rito, tinatanong kung kailan ho, hindi na ho talaga babalik ang Apo Hiking Society? Hindi na talaga. Yun, gusto ko masabihin, final na po talaga yun kasi hindi na eh. Wala nang, yung pinigil namin, we've been performing for 41 years. Since 2010, so na, yun nga, when we retired it, talagang, usually, we wanted to really close the issue na.
Mm-hmm. Paano kung let's say nagko-concert ang isa sa inyo, paano yun? Kinakanta nyo na lang ng solo yung kanta ninyo ng Apo Hiking Society? Oo. Oo, minsan kami ni Danny, nag-host kami ng minsan nag-host kami ng golf tournament sa annually, meron kami nag-host ng golf tournament sa Vite, ganun. Uh-huh. So, nag-host kami doon, tapos gumakanta kami ng mga dalawang kanta ganyan, o tatlo minsan. Tapos yun, sinabi ko nga, kami ni Jim, pumunta kami ng Singapore last month. Nag-show kami doon ng isang oras, so, nag-show kami ng mga awitin namin. Ah, ganun na lang ho bali ang ano. Kumbaga nakakanta niyo naman ng solo. Pwede pa lang ng solo na lang yung isang kanta ng Apo Hiking Society, hindi na tatlo ho. Oh, ginagawa ko yari minsan, yari Jim and Boboy. Sila lang ang pangalan ng show namin, dinindingan. Pero pero kami mga ibang concept, mga ideas kami. Pero nakagawa na rin ho kayo ng solo song ninyo ho. Kung si Jim Paredes ay gumawa na ng album, kayo ho, may balak din ho ba kayong gumawa ng solo album? Hindi, wala talaga yung, for the past 5 years, gumagawa rin ako ng mga kanta, pero nandito lang sa bahay ko, ginagawa ko, pero hindi ko talaga fan, gusto ko nga asili ko nga yung television, di ba? More on pag-artista na ho talaga ngayon ang nasa ano nyo, concentration ninyo. Oh, there's more time, I spend more time there doing that, ganun yun. Kaya pala ho, kaya wala rin kayong balak gumawa ng mga solo song na kayo nang kakanta ho. Yes. Mr. Boboy, sa ano last few words ho, pwede ho bang kung meron pa ho kayong pwedeng information na ibigay sa mga Pinoy dito sa Amerika na nag-aantay sa inyo, nag-aantay sa music ninyo. Kailan ho kayo darating dito ulit sa Amerika kung meron pang pag-asa? Umaasa ako na makakabalik pa kami, sana makapasal kami dyan. Mas kina to perform a few songs siguro, either solo or duet or whatever, or with other Filipino artists. Eh, di ba, nauso na rin ngayon, minsan kama-sama kami. Oo. Pwede ka magsama nila Ogie Cruz, pwede ka magsama nila Noel Cabangon. Oo. And we can do old Apo songs together, pag naibigyan kami dyan. So, I think, meron pa rin future sa gano'n, may mga future sa gano'n. Pero, yung kung sabihin nila na yung kaming tatlo magsasama sa gano'n, entablado, hindi na. Mabuti pang masabi na namin ngayon kasi talagang marami nang iginagawang iwang-iwala yung grupo, no, individually. Nagkikita-kita lang kami sa mga birthday na lang. Tapos yung kinakasal na anak, yung mga gano'n. Uh-huh. Yun, doon na lang kami nagkikita-kita at nagsasama. Ah, ganun pala ho. Okay. So, pag tayo mga shows, sumuha-sumuha shows, yan, pag naimbitahan kami dyan, siguro darating naman kami. Oho. Darating naman. Usually ho, sino ang kinakausap ho? Let's say, kung kayo ho ang kukunin, sino ho ang kinakausap dyan? May manager pa ho ba kayo? Oo, nandiyan pa rin sina Beta Dance, yung Third Line Inc. Nandiyan yan, Third Line Inc. at Yahoo. Ah, sila pa rin ho ang mahawak, hindi dederecho sa inyo. Oo, kasi minsan, pag tumatawag na diretso sa amin, which is what happens usually, di ba? Kasi, individual na kami ngayon, pag kami mga tinatanong tungkol sa ganyan, mag-show, kailangan ng ganitong show, pinapasa pa rin namin sa kanila para asikasuyo. Ah, ganun ho. Ano ho ba ang pagkakaiba ng Pinoy na audience na nasa Amerika at Pinoy audience na nasa Pilipinas ho? Sa experience ninyo? Sa experience namin, siyempre ang mga Pinoy audience sa Amerika, dati nung akala namin ganun, mas tihikan. Kasi siyempre, ipaglalaban, i-compare kayo sa mga artista sa Amerika. Diba? Siyempre parang nakatawag ka. Uh-huh. Kasi sa kanila, pag nanonood ng concert dyan kompleto yung full orchestra, nagpuputukan yung mga fireworks, yung mga ilaw-ilaw na entablado, ang laki-laki, ang nakasakas, diba? Tapos, pag sasabihin nila, ang binayad namin sa Michael Jackson
$80 lang at saka $60 lang. Tapos pag kami, manunod kami ng talaga yun, ng Apo Hiking Society, babayad rin kami ng $80. Eh, hindi naman ganun kalaki yung production, baka kung tutuusin mo. Mm-hmm. Eh, ang hindi na naiintindihan kasi, eh, pag mag-show naman dyan yung mga Pilipino, di ba, yung mga artist dyan, eh, ilan lang mga nakakapanood, minsan 2,000 lang, 10,000 lang. Uh-huh. Eh, kaya may Michael Jackson man eh, 50,000 yung nanonood eh, kaya naman mas pinagod na yung ticket. Eh, dyan mag- Ito na magkarami yung nanonood. Kagaya sa Pechanga Casino, 1.5 po ang ano ron, ang capacity po nun, di ba? 1.5 kasi sa Pechanga. Oo, 1.5, di ba? Pero isipin mo, para mabawi ng producer yung kanyang pinagastusan na dinalan niya pa yung buong banda, gagastusan niya pa ng hotel, siyempre mas mahirap talaga sa mga producers yung mag-produce sa mga Pilipino show. Oo. Lalo na kung... Kaya kami noon, pag nag-concert kami dyan, eh talagang malaking pasasalamat namin. Yan sa mga Filipino audiences sa Amerika, at lalo-lalo sa mga sponsors. Kasi mga sponsors dyan, yung mga supermarket, yung mga restaurant na nag-support lang sa mga... Malaking pasasalamat namin kasi sila yung nagpapatuloy na patuloy lang yung show para makapanood yung ating mga kapwa Pilipino dyan. Yes. At saka ang mga Pilipino ngayon rito, sabik na sabik ng... kasi homesick parate eh. Kaya ganun eh. Usually nga ho, iba nga, hindi nila alam kung ano nangyayari sa paligid nila eh. Mas nanonood sila sa TFC, sa Pinoy TV, mga ganun, teleserye. Yung iba, hindi nila alam kung ano nangyayari. O, iba nga, di ba sabi nga ng iba, pumupunta dyan na dinadala daw mag-show, eh sabi niya hindi naman marunong mag-show, hindi naman magaling mag-show, pero kasi lumalabas sa television, eh sikat na rin, okay lang yun, gano'n. Sabi namin, eh wala akong magandang gawa, eh gano'n talaga yung media ngayon, di ba? Mm, yes. Eh, kanyari, hindi natin alam, iba, nag-lip-sync lang pala, hindi pala talaga magaling kumanta. Iba yung gano'n, isa ko, eh gano'n talaga, eh yan ang showbiz eh, kasi wala ko gagawa eh. Eh, hindi mo naman masasabi na hindi nangyayari sa ibang bansa yan. Nangyayari rin naman sa mga ibang artista. Pero, tayo din talaga, kaya yung audience na nandiyan dyan, dapat talaga mas discerning sila na sino ba yung talagang gusto natin panoorin na kasi magaling sa kumanta, o sino yung gusto natin panoorin kasi maganda siya at kagwapo siya. Diba? Dalawa-dalawa yung audience dyan. Ganun naman nangyayari. Oo, diba? Pero kahit yung mga magagaling o hindi magagaling, basta Pinoy ho, eh talagang inaano, tinatangkili po nila kasi homesick eh. Oo. Kasi, iba dyan, diba? Kasi pumunta lang yung artista dyan, tumayo ka lang sa entablado, makipagkuntuhan ka lang sa kapwa Pilipino. Masaya na sila yan. Okay na yan. Oo. Makapagpa-autograph. Hanggang ngayon dito, uso ang autograph, tsaka picture-picturean. Ganun kong kasabi ka mga Pinoy dito ngayon sa Amerika ngayon. Ngayon nga kami, na-experience ka namin eh. Pag lumalabas nga kami, akala na eh, okay na yung picture-picturean. Hindi, kailangan may selfie pa eh. Oo, ganun lo. May selfie-selfie pa. Ganun na nangyayari ngayon. Pero teka, lalong tumatagal yata yung picture taking dito kasi bawat tao gusto mag-selfie. yun naman ang mahirap doon. Pero at least, ano naman yun eh, yung mga matataas lang ang presyo, bayad ng mataas, yun lang kung pwedeng mag-selfie ro. Pinapaalis na yung mga general ano lang na bayad. Ganun naman ang nangyayari ngayon. Ay, parang may mga VIP na. Oo, yun ang mga benefits nila. Meet and greet, yun ang naibibigay nila. Oho. Maraming salamat to Mr. Boboy Garrovillo sa pagbibigay niyo ng time sa akin dito sa sa Showbiz Watcher Radio Show ko. At least napagbigyan niyo kami at maraming salamat po hanggang sa susunod ulit. Eh sana makita namin kayo dito sa San Diego, California. Ho. Ay, maraming salamat. Ako, naaalala ko yung San Diego na yan talaga. Marami kami mga happy memories dyan. Oo nga ho. Hindi lang naraman eh. The first time kami nakatuntog dyan ay 70s pa. 70s? 70s pa, oo. Nagpumarada kami dyan, nag-concert kami dyan. Nag-iikot-ikot kami dyan. We were driving around the city. Enjoy na enjoy lang dyan sa San Diego. Napakasarap dyan. Eh, nakausap ko rin ho si Jam Morales noon eh. Sabi niya, nakasama ho daw niya kayo sa concert dyan sa San Diego eh. Oo.
Si Jam Morales. Naalala namin. Oho. Anyway, maraming salamat rin. Yes, Ogie. Maraming salamat po. Salamat sa maraming salamat sa inyong lahat. I hope na liwanagan tayo sa mga industriya namin dito sa Pilipinas at ano nangyari sa ating bansa. Konti, kahit sa konti. Eh ngayon, eh, lakas-lakas ang ulan dito. Ah, malakas ba ang ulan ngayon dyan? Ako, baka nandiyan yung bagyo. Walang pasok bukas. In-announce na. Yung bagyo? Dahil sa bagyo? In-announce na. Anak. Sige na, papahain na naman ang mga skulahan. Kawawa naman na naman ang mga kababayan natin dyan. Dito hindi naman nag-uulan. Ganda-ganda ng weather. Kaya gano'n. Okay, thank you. Okay, maraming salamat po. Okay, thank you po. Okay, till the next time. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yes, yan po si Boboy Garrovillo, ang isa sa mga Apo Hiking Society na naging guest natin sa araw na ito. At maraming salamat to sa mga nakinig na hindi lang dito sa Amerika, kundi dyan sa Japan, sa Australia, sa Canada, sa Saudi Arabia, sa Europe, at sa ibang parte pa ng daigdig na alam kong naka-broadcast kami ng sabay-samay under Radio Filipino. Maraming salamat kay Akira at naka-broadcast kamit na pati sa TuneIn nadidinig kami ngayon ng live the live. Kaya naman nakakatuwa dahil isang Boboy Garrovillo ang Apo Hiking Society ang ating guest. Diba? Isang icon sa Philippine music. Talagang sabi ko nga napaka-espesyal na araw nito na maging makumbida natin ang isa sa mga icon ng Philippine music na hindi natin makakalimutan to, na minsan lang mangyari to, na napakalaking tao, kasi nga sila nga ho ang tinuturing na icon pagdating ho sa Philippine music. Dahil, kumbaga, marami na akong na-interview ng mga singers dito. Usually, ang sinasabi nilang ang nagsimula ng OPM ay ang Apo Hiking Society. Okay. So, maraming salamat po. At saka, syempre, yung mga ka-Facebook natin yung nandyan, mamaya-maya lang ho, babatiin natin sila. Ay, yung mga nakikinig na alam kong gabing-gabi na dyan, hindi na halos natutulog yung iba sa ibang parte. Samantalang dito, umaga pa lang sa Amerika. Kaya buhay na buhay ang mga Pinoy dito sa pakikinig sa ating one-on-one interview sa ating icon ng Philippine music na si Mr. Boboy Garrovillo ng Apo Hiking Society. Maraming salamat po. By the way, bukas po, meron na naman tayong another special guest. Mm-hmm. This time naman talagang isa sa mga singer din, isa rin sa mga isa sa mga famous personalidad na nasa Pilipinas, kundi siya rin ang magiging guest natin for tomorrow. Walang iba ho ay kundi si Marlene Aguilar. Tomorrow ho, abangan ang kanya mga maanghang nasasabihin tungkol sa mga iba't ibang issue na ibabato natin kay Marlene Aguilar. Kilala niyo naman siguro si Marlene Aguilar kapag nagsalita, pero hindi siya nagpapa-interview ngayon sa TV. Dito lang ho siya magpapa-interview sa Showbiz Watcher for tomorrow. Abangan po si Marlene Aguilar. Okay? So magpatugtog muna ho tayo na kay Apo ng mga ng kanta ho ng Apo Hiking Society. Medyo exhausted ho ako dahil napaka bigat kasi ng naging guest natin sa araw na ito. Talagang kumbaga sila ang hari ng Philippine music. Kung meron tayong FPJ na hari ng pelikula, may Dolphy, o kaya meron tayong Vilma, Honora, reyna ng pelikulang Pilipino, ito naman, hari ng hari ng musikang Pilipino. Kaya nga, walang iba kundi si Mr. Boboy Garrovillo. Sana ho, ma-interview rin natin si Mr. Jim Paredes, na ang balita namin ay nasa Australia ngayon. Sana nga ay magkaroon din kami ng pagkakataon, di ba? So, patugtugin ho natin ang Apo Hiking Society, and then tomorrow ho, don't forget si Miss Marlene Aguilar. Ang kanyang mga maanghang nasasabihin about iba't ibang issue. Okay. Kapilugan ng buwan at ang amin ay may kalamigan. Aakapin kita, mahal.
Yes, yan po ang Apo Hiking Society. Yes, oho. Maraming salamat sa Radio Filipino Japan at naka-broadcast tayo sa lahat ng network nila. At least marami ang nakadinig sa atin kahit sa cellphone lang, kahit sa tune-in. Ayan, nako, ang dami-dami nakapakinig sa atin at nandinig nila ang ating one-on-one interview kay Mr. Boboy Garrovillo na talagang
hindi natin pinaligtas ng mga question natin kahit paano, pero hindi naman mga maintriga kasi unang-una wholesome tayo rito eh. Kumbaga, more on kamustahan lang, mga chikahan. Siyempre, ganun po ang mga inaano natin. Usually, ganyan ang tema natin. Hindi yung mga tipong mga intriga, mga ano, hindi po yun, siyempre. Uh-huh. Kaya, tomorrow again, don't forget, tomorrow ho, at talagang, siyempre, magandang-maganda ang pag-uusapan natin for tomorrow dahil si Miss Marlene Aguilar magiging guest natin. Isa na naman sa mga famous personality na nasa Pilipinas, di ba? Kumbaga, eh, nako, bahala na kung anong mga isasagot, kung anong mga question and answer na mga alam ko, palaban itong sumagot si Miss Marlene Aguilar. Kaya huwag mong kalilimutan yan bukas. At pasalamat tayo kay Akira-san at nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-simulcast sa tune-in ng Radio Filipino Japan. Yes. Ang hindi ko lang alam kung naka-simulcast din tayo sa tune-in ng Radio Filipino America. Yun lang hindi ko alam. Ewan ko lang kay Steve. Hindi nagpaparandam si Steve ngayon. Oo. By the way, batiin muna natin yung mga nakikinig sa atin dito sa ating radio station, sa ating radio show na Showbiz Watcher. Nako, alam mo, exhausted ho ako eh. Kasi nga, ang dami kong preparasyon na ginawa rito. Kasi, syempre, malaking tao itong guest natin. Syempre, medyo... siyempre yung mga question ko hanggat maaari talagang purely wholesome lang at walang mga intriga-intrigang question. So batiin natin yung mga ano, yung mga nakikinig sa atin ngayon diyan, lalo na sa nadidinig tayo ngayon sa tune in ng napakaliwanag ngayon. Yes, si Dr. Tess Mauricio, ang America's favorite dermatologist, syempre ang nag-iisa diyan sa San Diego, California at saka sa LA. Aha, nandyan po siya, nakikinig din. Aha, parang nawala. Nasaan ba to? At si Miss Lisa Javier ng Radio Filipino Osaka. Si Ate G. Laga, Agustin ng Australia. Aha, mga nag-comment pa po sila. Ang dami, nako, mauuusan tayo dito. Si Merly Pama, yes, ng Saudi Arabia, nakikinig din siya. Mm-hmm. Sino pa ba yung mga nandito? Si Eric Sapestain, ano, Eric Sapestain. Mm-hmm. Si si Miss Jackie Dayoha, yes, nakikinig din siya. At meron pang 6 other dito. Si Josie Suarez ng Car Maker. Sabi pa nga niya, my favorite group singer, especially Boboy Garrovillo. Ayo, walang masabi. Si Miss Josie Suarez ng Car Maker ng Arellano High School International. Alumni fan, yes. Aha. Sino pa ba yung mga nag-like dito? Teka, check lang natin ha. Para at least naman yung mga nagpuyat hindi naman sila mapapagod. Yung mga nagpuyat sa atin, si Rene Wario Navisteros, si Rosel Magbag, si Lon Mendoza, si Mary Toledo Chin, Christine Torrencio Lumagpas. Okay, yan yung mga nakinig sa ating nag-like sa atin sa Facebook. Aha, kasi talagang isinabog namin kung saan makikinig, kung saan pwedeng madinig ang aming show na hindi lang sa isang link, halos lahat ng link ng Radio Filipino. Aha. Sino pa ba yung mga babatiin namin dito? Si, ako nawala na naman. Si Christy Gaela. Yes. Kasi iba-ibang ano yung inano natin, iba-ibang link. Christy Gaela ng Pinoy Entertainment Newspaper, si Eric Jao, si Mariel
Liza Leosala, dito naman sa page ng Radio Pilipino. Teka. Aha. Teka muna, wag lang, buti nga, maliwanag tayo nadidinig. Si Margie Pumera ng Radio Pilipino, ano ba to? Switzerland. Si Merly Pama, si DK Valdez. Wow, si DK Valdez na nasa Pilipinas na nakinig din. Si Russell Pama, si Mariel Liza Leosala. Okay. Aha, yung mga nakinig sa atin, mga nag-like na hanggang ngayon ay nakikinig pa rin sa atin. Richard Madriaga, sino pa ba? Si ang dami, nako, wag lang magloko tong ano namin. Teka. Nako, matatanggal na naman 'to. Sabi pa nga, si Conrado Guevara, si Lisa Javier. Aha. Yung mga nakinig sa atin. Si Nancy Ignacio, yes, happy listening, Nancy Ignacio. Inano pa niya yung ano natin, shinare pa nga niya. Si Mary Jane Encinas. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin. Aha. At least punong-puno ang ating mga ka-Facebook sa pakikinig. Lalo-lalo na na nadidinig tayo ng maliwanag sa tune-in ng Radio Pilipino at Japan. Yes. Teka. Aha. Tinitingnan pa natin dito. Sino pa ba to? Teka muna ho, ano? Mukhang naglolo ko yung ano natin, computer natin. Magpatugtog muna tayo.
mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking pupumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Habang tayo'y magkayakap sa dilim, huwag mong pigilin kung nais mapaluhan. Pakiramdam mo sana'y luminawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo mula, bago tayo magkayakap sa dilim. Yes, stop muna natin yan. At syempre, malapit na tayo matapos. We have only 10 minutes more para sa ating radio program na Showbiz Watcher, na always na lang na magkakaroon tayo ng mga famous showbiz or entertainment or singer or artist na guest natin dito sa ating one-on-one interview, di ba? Isang malaking achievement na naman to para sa Showbiz Watcher na maging guest natin ang Apo Hiking Society. Okay? And then tomorrow ho, huwag niyong kalilimutan. Ito po ang magiging guest natin for tomorrow. Walang iba kundi ang siyempre Miss Marlene Aguilar. Meron na ho tayong Wednesday at saka Thursday. Aha. Actually, may mga guest na tayo niya, naka-schedule na hanggang Friday. Ay nako, ewan ko. Talagang marami pa rin nagtitiwala talaga sa atin sa radio show natin na para mag-guest sa atin. Maraming salamat po. At least nandiyan pa rin kayo, 'di ba? Aha. Si Mr. Alfredo Yumol nandiyan din, nakikinig din. Si Miss Carrie Ramos nakikinig din sa atin. Aha. Maraming salamat po. At saka siyempre batiin na rin natin ang Radyo Pilipino America na sila Attorney Erwin Bautista, si Miss Lou Bautista, si Big Big, si Luli at Willie at saka si Steve. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Richard Madriaga, si Jay De Leon, maraming salamat po sa pakikinig sa amin dito. Aha. Kaya huwag niyo pong kalilimutan ulit sa bukas
nandito na naman, everyday ho tayo rito, Monday to Friday. Puro mga one-on-one interview ho natin sa mga, syempre, yung mga sikat na guests natin dito. So, dito lang ho, nag-iisa lang ho ang Showbiz Watcher dito sa Amerika na nakakagawa ng ganun, na pagsamasamahin ng mga interviewin ang everyday ang mga famous at mga showbiz personalities, mga singers, di ba? Kaya naman nakakatuwa naman ho at hindi nila tinatanggihan ang ating invitation. Although may mga ano ho, may mga tumatanggi rin, dedmatic, pero pabayaan ho natin. Ang maganda ho ay yung mga nag-guest sa atin dito na mga tao talaga, di ba? Oho. Kaya okay lang. So tomorrow ho, pakinggan natin ang magiging guest natin for tomorrow. Si Jane Encinas, happy listening. Si Felipe Palipa Buckner, si Pe ng ng New Orleans, si Alfredo Yumol ng LA. Nasaan na ba rito? At saka huwag niyo kalilimutan ang Gawad Amerika sa November 8 ho yata magaganap dito sa LA. Ang Gawad Amerika. Oho, nasaan na ba yung ano natin? Ito ho yung magiging guest natin at tinatawag siyang Dragon. Okay, The Dragon. Ito ho siya. Pakinggan nyo ho. Ito yung pinakabago niyang song. Me.
Yes, yan po si Marlene Aguilar ang magiging guest natin for tomorrow. Yes. Oo. Na masyado na rin akong na-excite kay Marlene Aguilar kung ano mga ilalabas niya for tomorrow. Wow, lako. Diyos ko, baka mamaya ma-careful tayo ng di oras. Aha, talagang isa ring special doon na magiging guest natin for tomorrow ang kapatid po ni Freddy Aguilar na si Marlene Aguilar. Alam niyo naman yan, di ba? Gumawa ng pangalan niyan sa Pilipinas at kilalang kilala yan. At ang alam ko rin nga, sumasali yan sa mga rally. Talagang lumalaban ng host niyan ang tinatawag na The Dragon. Yes! Okay, so we have only 2 minutes more at matatapos na po ang ating program, ang ating Showbiz Watcher program. At maraming salamat po sa mga nakinig sa atin at nag-antay. Ay, salamat at naging successful nyo naman to. Isa to sa pinaka-successful na show natin, ang Showbiz Watcher. At marami pa hong mga susunod dyan na magugulat na lang kayo. Makakausap natin ng one-on-one interview na hindi nyo, even dito sa Amerika, hindi pa sila dumarating dito, hindi pa nagko-concert, makakausap natin, mauunahan na natin sila para maano natin. Siyempre, yan ang pagtitiwala nila sa Showbiz Watcher. Okay? Kaya maraming salamat po sa mga nakinig. Hanggang bukas po muli. At siguro ito na ho ang ating last song na ibibigay ko sa inyo. Ano ba yung total umuulan ngayon sa Pilipinas? Ito na ho ang last song natin ngayon. Malakas daw ang ulan sa Pilipinas. My gosh! Naku, nakakalungkot naman. Gabi pa naman sa Pilipinas. Nag-uulanan na naman. Ay nako, nakakalungkot ho ngayon yan. Ito po, ang last song natin, hanggang bukas po ulit. Ito po si Ogie Cruz na nagpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye! This is Ogie Cruz. Bye-bye! Teka, nako, nagloko ah. Teka, wait a minute. Ayan, ito na. Hanggang sa susunod ulit. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng binumat na magan. May kahirapan at di maiwasan. Matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y napupusisi, ako ang nasisisi. Bakit pa sila ganyan? Ang pera ko ay di makasya, hindi makapagsine, at ayaw namang dagdagan. Kaya kape na lang lahat, sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap, may konting sarap na lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaghibangan. At kung
Iba ang kalinga ng Pinoy. As a nurse, I know that really matters. Importante ang strong connection. Kaya pagtatawag sa mga mahal ko sa Pinas, I use a service na alagang Pinoy din. With Vonage, I get 3,000 minutes every month to all globe numbers. Tama lang na pagtawag araw-araw for about a penny a minute from home or mobile phone. May Pinoy customer care pa. Vonage really cares to make it easy and affordable to stay close to home. Kaya Vonage na, alagang Pinoy. Liz, conference room in 5 minutes. Yes, sir. Ate, uy, dyan. Exams namin bukas. Need money for tuition ASAP. Ay, yung ipapadala ko. Ate! Oh, no. Oh, nga pala. May PNB web remit. Mag PNB web remit ka. Log in and remit agad. Set na. Thanks, Ate. Padala, pinadali. PNB web remit. Register na. Sa sa'yo. Dapat parati kang andyan. Kahit saan, kahit kailan. Sa Western Union ko nakita yun, buong mundo, kampante, maaasahan mong walang palyang makakarating ang pera sa takdang oras na kailangan. Hula baon, pambahid sa upa, o kahit ano pang pang-araw-araw. Saktong dating tayo! Bossing, thank you, ah. Anytime. Sa Western Union, kampante akong walang palyang padala. Goodness and creamy perfection. Red Ribbon Macaroons. These macaroons also help build public schools. Red Ribbon Macaroons. Pumipilo pa ba kayo para magpadala ng pera sa Pilipinas? Tama na. With Zoom.com, you can jump online and zoom it. Kung kaya mo mag-email, kaya mo magpadala ng pera online. Kahit nakapantulog lang ako, kaya ko magpadala ng pera. First loss, 350 with Zoom.com. Magpadala ng pera to over 800 pickup locations o diretso sa kahit anong bank account sa Pilipinas. So go to Zoom.com. Sobrang dali at convenient pa. Sobrang galing ng bagong service neto. I love it! Zoom.com. Stop waiting in line. Zoom it online. Iba ang kalinga ng Pinoy.